Do remember. Salamat, Mr. Taguba. Ngayon, just to review yung history, ano ang circumstances ng pagtagpo nyo ni Mr. Abilera? Your Honor, sinundo ako ni Jack sa airport. Hindi, tapos bago ka, you start. Why na-refer si Mr. Abilera in the first place? Your Honor, nung dumating kami dun sa Davao, tsaka lang niya nabanggit yung case mall. So, ano muna? Bakit ka lumapit sa Davao Group for that matter ulit? Kasi nga po, yung mga container ko noon, naghahanap ako ng bagong makatulong sa akin dahil naipit po ako kay Mike Saban noon. So, nirefer po ako ni Jojo Bakud kay Tita Nani. Tapos, kasama sa grupo ni Tita Nani is si Jack at saka po si Small, sabi nila. Nakilala ko na lang po si Small dun sa Davao nung nag-flight ako papuntang Davao. So, dito kasi sa text message mo, yung sinubmit mo dito sa Senado, andiyan dyan yung cellphone mo, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Yung tignan mo yung text mo rito sa January 11, 9 a.m. Kay Tita Nani. Yes po. Text po niya yun, Your Honor. Sige. Sige, please read again. Good day, M. Mark. We'll make final arrangement with Jack. He is the handler of Paolo. Now we have to advance him the LMLNRO. He can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. During the meeting, you personally turn over the 5MLN. Same manner, you likewise turn over the LMLN to Jack when we meet. Last bar na ako, don't call, just text. Okay. Hindi ba tong LMLN 1 million? Nagbigay din po ako sa grupo ni Yun. Jack. So, nagbigay ka. Nakalagay dito ah, itong L na to, I believe this is 1. Kasi yung MLN million. So, 5 million, itong isa, hindi L ito, 1. So nakalagay, now we have to advance the 1 million, di ba? Yes. To Jack, so he can fly down to Davao to arrange your meeting with Pulong ASAP. During the meeting, you personally turn over the 5 million. Di ba? Same manner, you likewise turn over the 1 million to Jack when we meet. So, nagbigay ka ng? Nagbigay po ako ng 1. Kay? Kay Jack. Nagbigay ka ng Jack. Tapos, ito na nga, because of this, di pumunta ka na ng? Yes po, pumunta po ako ng Davao. Nag-set po sila ng araw. Sige. Then, ituloy mo lang. Ituloy mo yung kwento mo. So yun po. Matagal na po kasi, kaya medyo... Ang naalala ko po, nagpunta kaming Davao, tapos sinundo ako ni Jack, tapos dinala niya kami sa isang restaurant, nandun po si Small, nag-usap po kami, tapos binigay ko rin sa kanya yung 5M, tapos sabi niya sa akin, tatawagan na lang daw niya ako mamayang gabi. So hinatid ako ni Jack sa Marco Polo Hotel. Tapos, yun po, tumawag po si Jack sa akin nung gabi. Ang sabi po niya is parang nag-aalangan si Pulong daw, sabi ni Small. Kasi daw si Father Curao is siya yung nagbulgar nung mga swing noon ni Commissioner Alvarez.
So sabi niya, magulo daw yung grupong yan, ganyan. Sabi ko naman, retiro na yung tatay ko. Ako naman ang nagtatrabaho. Sabi ko, magkahiwalay kami. Tapos nag-usap kami, nag-inom kami sa labas. Pagkatapos nang sabi niya sa akin, parang hihilutin lang daw yan, ganyan. Magdadagdag na lang daw ako. Sabi niya uli, dadagdag na lang daw ako uli ng 2M. Tapos no, na tatawagan daw niya kung kailan ako babalik. So, pagkatapos po ng araw na yun, umalis na rin. Kinabukasan po, umalis na rin ako papuntang Manila. Tapos, hindi naman nila ako tinawagan regarding dun sa sabi nilang pababalikin nila ako. Tapos, nagtuloy-tuloy naman yung transaksyon kahit hindi nangyari yon. So, yung 2 million, hindi mo binigay na yan? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kay Jack. Kay Jack, pero with the understanding na eventually, kanino mapupunta yon? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong? Sabi okay po nila. Sino yung Pulong? Again, just for the record. Ang sinasabi po nilang Pulong is si Paolo. Paolo? Paolo Duterte. Paolo Duterte. Okay. Ngayon, nagbigay ka ng 5 million kamo kay Small Abilera. Yes po. Okay. Siya, first time mo lang siya na-meet, si Small Abilera? Yes. First time po. First time. Pero, hindi ka ba nag-alangan na parang baka ini-swindle lang o nag-name drop lang itong si itong grupo na ito? Naisip ko na rin po yun. Kaya lang ang nag-refer kasi sa akin si Jojo Bahod dun sa grupo na yun. Eh, si Jojo Bahod naman, nung umupo si Commissioner File dun, hindi naman ako nagka-problema. Okay. So, sigurado ka na pagka sinabi nitong Jojo Bahod, eh, hindi yan basta-basta. And precisely, nung nagbigay ka ng 5 million na yan, plus yung 2 million, bali lang lahat ang nilabas mo, 8 million. 5 million, yes. 1 million, 2 million, so 8 million doon sa grupo na yun. Ano nangyari doon sa alert na ginawa doon sa shipment mo? Na-release naman po. Na-release. So, kumaga, kung walang connection talaga itong si Small Abilera, eh, walang mangyayari doon sa alert mo. Ganun ba yun? May connection po siya. Okay, may connection siya. Kasi nailabas niya yung container. Okay. Sa palagay mo ba sa... Anyway, ano lang ito eh. This is just... I'm just asking for your opinion. Palagay niyo ba pagka dyan sa customs, pag may nag-name drop ng, for example, Paolo Duterte, Pulong Duterte, kapani-paniwala ba yon or ginagamit lang ba yan ng kahit sino lang? Ano po kasi dyan sa Pierre, madalas yung name drop na yan eh. Hindi ko rin sure. Hindi. Pero pagka sinabing Pulong Duterte ang backer niyan, syempre yung mag-name drop niyan eh, hindi ba mag-aalangan ka? Mamamatay tao nga yung pamilya nila eh, di ba? So, bakit mo ini-name drop yun tapos hindi ka magdi-deliver? So, in this case, kay Small Abilera sa grupo nila, na-name drop yung Pulong, pero nangyari. Natanggal yung alert mo. Di ba? Yes, you mentioned. Yes, Your Honor. Okay, so sigurado ka. Nung nagtatransaksyon ka doon, sigurado ka na, nung natanggal yung alert, sigurado ka na si Pulong talaga yung nasa likod noon. Hindi ko na-meet yung tao, Your Honor. Hindi. And tinatanong ko lang, as far as yung Davao Group is concerned, kasi nagbigay ka ng 8 million eh. Di ba? 8 million. So, kampante ka na totoo yung sinabi nga sa'yo na si Pulong yung nasa likod niya. Basta, importante lang, Your Honor, may labas yung container. Oo nga. Naintindihan ko yon. Naintindihan ko yon. Pero kasi, ang pinupunteriyan natin dito kasi ganito, no? Ito yung kung saan ko dinadala itong aking line of questioning at yung mga iniimbitahan kong mga witnesses.
merong 6.4 billion pesos worth na droga na pumasok. Okay? Bakit nakapasok ito? Dahil hindi ito sa glitch, hindi ito computer glitch or incompetence, hindi. Yung mga nagpasok nito, sigurado sila nalulusot yung kargamento. Lulusot. So, sino yung mga nilalagyan para masigurado na lumulusot ito? Ngayon, may nag-alert nga eh. Na-alert yung mga kargamento, pero sino yung nagmamaniobra para matanggal yung alert? So, ito na nga. Lumabas ito sa report ni Senator Lacson, itong Davao Group through Charlie Tan. Kilala mo si Charlie Tan? No, Your Honor. Hindi mo kilala? Andri, ito sa text message mo. Your Honor, kasi nung time na yun, yun po ata yung kay Jack Lam, narinig ko yung balita na okay. Lumabas yung pangalan niya. So, hindi mo siya kilala na player siya? Hindi po. Hindi. Pero na-mention mo lang dito. Na-mention ni Tita Nani. Yes po. Okay. Na-mention ni Tita Nani. Si Tita Nani, sa Davao Group siya, is not? Yes, Davao Group siya. Okay, Davao Group. So, na-mention din ng mga natanong natin from Customs about the Davao Group. So, itong Davao Group, tatlo na ang nag-mention. Si Senator Lacson, ikaw, tsaka si Deputy Commissioner Gambala na at least na naririnig nila. So ito na nga yung Davao Group na nag-hover sa customs operations. At nahimay mo, Tita Nani, Jack, Small, tapos eventually, itong si Big Brother na na-identify natin na si Colonel Capuyan and may ano pa, Noel. Yes, may na-mention ka Noel. Okay. So, yan yung at least yung Davao Group na lahat sila ang sinasabi ay itong si Pulong. Okay? Pero dadaling kita dito sa isang text nyo. Dito sa March 3, 5:40 p.m. text message mo, apo. Okay. Ano yan? Pakibasa. Tita Nani, binigay ko na po kay Tito Jojo pati yung kay P. Sino yung P? Yun po yung Pulong po. Pulong. Pulong is Paolo Duterte. Ha? Yes po. Okay, just to be sure lang. So, talagang alam mo eh. Alam mo na yung binibigay mo ay kay Pulong Duterte. Di ba? Yes, Your Honor. Oh. Ngayon, magkano yung binigay mo niyan at the time? Your Honor, ang tagal na nito, hindi ko na maalala ito. So, ito yan yung weekly mo? Opo. Okay, yan yung weekly na binibigay mo. On average, magkano ka mo? Depende po sa dami ng container. So, yun na nga, on average? 100 po a week. 100 containers a week. So, in cash, magkano yan? Mga nasa 1 din po, 1M. 1 million, okay. Ngayon, dadaling kita dito sa text ni Tita Nani, sa text mo. Dito sa after nung February March 17, 2:38 p.m. basahin mo yung series of exchanges na yan. March 17, ano po? March 17, 2:38 p.m. yung series of exchanges na yan. Where will I see you? I'm in Cubao waiting for your driver.
I'm waiting for the withdrawal, Tita. Maybe in UCC makapagal. Tita, there's no need to panic. I haven't filed it yet. All I need from Tito Jack is for either P or Mans to call Collector Jet Marunilla that we have go signal for our SPL. Okay. Sino yung P ulit dyan? Si Pulong po. Sino yung Mans dyan? Yung Mans po, ito po yung asawa po at ni ano ni Mayor Sara. Okay. So lumabas na. Pangalawa for the second time. Ngayon si Mans Carpio ang dito sa text message niya. Ngayon, all nakalagay dito, babasahin ko lang ulit. I haven't filed it yet. All I need from Tito Jack is for either P or Pulong or Mans to call Collector Jet Marunilla that we have go signal for our SPL. What is SPL? Special po. Special? Special container. Okay. Yun na. Na para hindi ma-alert o hindi makaka-clear siya. Mailalabas siya. Yes, Your Honor. Itong si Mans Carpio, bakit lumabas ito dito sa text mo? Nababanggit lang po nila sa akin. Na member din siya nung Davao Groups. Nasa likod din siya ng Davao Group? Yun po ang sabi nila. Okay. So, dalawa ang nasa likod ng Davao Group, si Pulong tsaka si Mans Carpio. Sabi po nila. Hindi. Ganito yan, ano? Naintindihan ko talagang mabigat i-mention yung mga pangalan na yan. Pero nandirito ka na eh. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, ito naman, on record na ito. Di ba? So, Mans Carpio at Pulong Duterte ang sa paniniwala mo, kasi nga sinasabihan mo itong Tito Jack eh, na silang tatawag eh. So, naniniwala ka na sila yung nasa likod ng Davao Group. Is that correct? Yes, Your Honor. Yes. Okay. At this point, Mr. Chairman, I believe we have enough information that would warrant the invitation for both Attorney Mans Carpio and Vice Mayor Paolo Duterte to this committee hearing. Mr. Chairman, I heard the majority floor leader say that it's hearsay. Hindi ito korte, ah. This is an investigative body. We're just establishing the truth. Fine-ferret out natin yung truth. Let them defend themselves. Huwag muna tayong mag-abogado sa kanila. Kasi no, Mr. Chairman, hindi ako nag-abogado. I'm just saying, at ang sinabi ko, if you overheard me, I said, pag-aralan muna ng committee. Sapagkat hearsay. Okay. It doesn't mean na huwag. Well, huwag akong pagbibintangan. Well, Mr. Chairman, ganito yan. May mga in-invite ako rito na hindi nga na-mention. In-invite naman natin. Pero itong dalawa na ito, unless sacred cows ang treatment ng committee na ito sa kanila. These people were mentioned. So ngayon, I'm just asking that these people be invited. Mr. Chairman, I believe it's fair. They also have the chance to clear their names. Kasi na-mention sila talaga dito eh. Mr. Chairman. All right. Thank you, Mr. Chairman. Yun ang final word ni Senator Trillanes. Before you do invite, at sabi ko nga, pag-aralan muna ng committee, let me ask naman the questions on the other side of the coin so that we will see if we need to really invite these people or not. Ano? I will first ask Mr. Taguba some questions, and I will not ask you to give me the answer I want to hear. I want to hear what you want to say, what you really want to say. Ano? Di kita pipilitin sumagot ng ayaw mong sabihin.
Sino yung Jack na sinasabi mo na konektado sa Davao Group, nag-connect sa'yo sa Davao Group? Yung Jack po, wala po akong masyadong personal knowledge. Hindi siya nakikwento ng kung anong totoong pangalan niya o apelido niya. Basta kasama po siya nila Tita Nani.